simulan natin with our first question from Baste. What if nawala daw po ang UMID pay card? Paano daw po mag-avail muli? Pag nawala po ang yung UMID ATM card, siguro po tayo makipag-ugnayan sa ating Union Bank para po na sa ganun, meron po tayong facility or mga instruction na matatanggap sa kanila para po sa replacement po ng ating UMID ATM pay card. Kasi yung ATM po ito, so they have the facility to record, sa recording, halimbawa sa parang sa normal na banko, pag nawala yung ATM, meron silang fill out na form, then i-re-record po nila yung ATM. Since ang UMID pay card po ay parang ATM type na sa banko ng Union Bank, you can request for a replacement with them. Okay po. Yan, maraming salamat Sir Jeric. So echo ko lang ano sa ating mga kaeskwela, nag same din actually, what that is one of the frequently asked po na questions dito sa chat natin so far, yung replacement kung nawala man ang UMID ATM pay card. So you can proceed sa nearest Union Bank po for the recording kasi nga ATM pa rin naman po siya issued by Union Bank. Next question po, mahaba-haba ito from an anonymous na participant. Last year po, nag-update daw siya ng UMID or nag-upgrade siya to UMID pay card. Then nung na-receive niya yung card na bago, hindi niya na-update daw yung pirma, which is nung maiden pa daw siya, dalaga pa daw po. Yun daw yung naka-print sa SSS card. Nakapag-update naman na daw siya ng records, pero signature, including signature from single to married. Pero ano, nag-ask daw sa branch, pare pa bago yung card ko kasi di-updated ang pirma. Sagot lang is on hold pa ang process ng UMID. So, paano daw po, I think this is regarding sa pagpapabago ng signature na nakalagay po sa ating UMID pay card, Sir Jeric. Tama po kayo, yung sa SSS, with regard to SSS, pansamantala po nakatigil po ang pagpapa-ID. So kung mag-update po kayo ng signature, kung ano po yung pansamantalang nasa records, yung pa rin po existing sa records namin. With regard naman po sa UMID ATM card, yan po ay sa jurisdiction po ng Union Bank. Kung mapapansin nyo po doon sa presentation natin kanina, ni-require po kayo na mag-pirma, gumawa po ng tatlong specimen signature card for the account opening sa Union Bank, which is the usually o SOP pagdating po sa pag-o-open ng bank account sa anumang banko. Nire-require po ang at least 3 specimen signatures for your withdrawals ng halimbawa over the counter. Kino-confirm po yon. Ngayon, if you want to update your specimen signature, sabi po ni, from may nag-message po from Union Bank, sa ngayon daw po, wala pa daw pong replacement process together with SSS from Union Bank po ito. So, hintayin po natin yung procedure na ilalabas ng Union Bank together with SSS. Yung concern po kanina sa recording. Yan. Yan. Nag-message po from Union Bank. Salamat po, Sir Vic. Okay. Ay, thank you. Apo, yun. So, balik po tayo sa specimen signature, si signature po ninyo. Yes, kailangan po ipag-ugnayan po rin ito sa Union Bank kasi yung signature po na ginamit nyo po sa pag-account, opening ng account ay sa kanila po mapo-forward. So, kung kailangan mag-update with UMID ATM sa Union Bank po. With SSS po, kung ano po yung naka-record sa inyo dahil pasamantala naman po naka-stop ang production ng UMID sa SSS, as is pa rin po muna sa ngayon. Okay, maraming salamat po Sir Jeric. So for our next question. Okay po. Wala daw pong UMID card until now. So I think it's safe to assume na first time applicant po ito. So paano pong gagawin para kumuha ng UMID kasi pag pumupunta daw ng SSS, di pa daw po naggagawa ng UMID card? Yes, opo, tama po yan. Pansamantala po nationwide ay nakatigil po, nakasuspend ng ating production ng UMID. Once na nagkaroon po tayo ng bagong policy o announcement para sa application nito, mag-a-announce po kami through our website at mga social media accounts. So, antabayan na lang po muna natin. Yan, thank you so much Sir Jeric. So ulitin ko lang po no, for those na hindi pa po eligible to apply for UMID pay card, maglalabas po kami ng advisory soon na pwede na kayo or yung other members aside from those na yun nga na-issuehan within the last 10 years or are yet to receive the cards, no? Yun mga nag-apply pero wala, hindi pa nakatanggap ng cards, maglalabas kami ng advisory kung available na ito sa kanila.
No, yan. So for our next question, can they apply for UMID yung pay card, no, or UMID in general while they are overseas? Kung UMID po, as mentioned earlier, pansamantala po nakatigil yung ating UMID application. Pero with regard to UMID ATM, with Union Bank, kung qualified naman kayo, since ito naman po ay through mobile app ng Union Bank, pwede po kayong gumawa kahit kayo po nasa abroad. Kailangan lang, syempre, meron kayong internet connection. Yun nga lang, yung syempre sa activation ng card, kailangan maipadala po sa inyong mailing address. Kung halimbawa nasa dito dapat yung address nyo dapat dito sa Philippines, syempre, para dun po doon sa delivery po ng inyong UMID ATM. Magbigay na lang po kayo ng authorized person na iiwan nyo na magre-receive ng inyong mailing o yung delivery po ng card po ninyo. Okay, thank you so much, Sir Jeric. So, hopefully, nabigyan linaw po yung question ni participant. So, we have here another question from an anonymous na participant po natin. Now, meron daw siyang UMID pay card issued early 2023. However, they got married last December. Nagpa-change na siya ng name niya kay SSS. Mare-replace. I think this is in connection po dun sa replacement din, Sir Jeric, yung nabanggit mo kanina. Oo. Yun. Pansamantala, so, as mentioned po, sa SSS, yan, pwede kayo magpa-change status, change of name from single to married. With regard to UMID ATM, as mentioned kanina nung kasama natin sa Union Bank, salamat po, Sir Vic, for updating us. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan pa po tayo sa Union Bank para po dun sa procedure ng replacement. Tabay lang po tayo ng announcement kung ano po magiging proseso nito, pero sa ngayon, wala pa pong replacement para sa UMID ATM. Okay, thank you so much, Sir Jeric. So, for our next question, paano po kapag hindi nagpo-proceed daw sa Union Bank app dahil daw po may problem sa mother's maiden name? As per checking, tama naman ang niregister sa SSS and lumalabas na mali daw sa Union Bank app. Pag ganyan po, pwede kayo makipag-ugnayan sa amin or pwede rin po kayo mag-email sa amin sa Usap Tayo, and with your proper identification, we will verify your registered maiden name. Prior UMID application kasi ito, yung inyong pinasang application noon sa UMID at naka-pending pa yung application ninyo, kung ano yung indicated doon na mother's maiden name, yun ang naka-record sa system namin. Ngayon, kung palagay nyo tama naman at tama yung nilalagay nyo sa Union Bank app at mali pa rin, then pwede na po kayo makapag-ugnayan sa amin, pwede po sa Usap Tayo at sss.gov.ph para ma-verify po natin yung records ninyo with proper identification po, subject po sa Data Privacy Act ng ating bansa. Thank you so much, Sir Jeric. So, great reminder po sa ating mga ka-eskwela. Ayan. From Mela, yan, next question natin, ano, is there a need for the UMID ATM pay card po kung sila ay SSS pensioner na po? Ito pong UMID ATM? Hindi specified, Sir Jeric, pero siguro po UMID ATM pay card po. Kung UMID ATM po, not necessary po, tsaka hindi na rin kayo makapag-ID kasi kayo yung pensioner na, yung mga may pending lamang po ito. So, yung mga poor pensioners po na magpapa-UMID, at tabayanan nyo po pag kami nagbigay na po ng announcement or anunsyo na magkakaroon na po ng application para sa UMID. Through our website po and social media accounts po ito. Sa ngayon, wala pa po. Okay, thank you very much, Sir Jeric. And for our last question, kapag meron na daw pong UMID ATM pay card, since ATM daw po siya, matik na daw po bang papasok dito yung mga benefits and loans or kailangan pa daw po itong i-enroll via Daem? No need na po enroll to Daem. Automatic na ito sa inyong loan at benefit proceeds. Kumbaga kahit kayo may naka-enroll na Daem account o personal bank account nyo sa online account, kapag kayo po ay nagpa-UMID ATM na, automatic na ang proceeds ay dito na mapupunta. At tandaan nyo po kagandahan itong UMID ATM natin, wala po siyang maintaining balance. At pwede nyo po siyang gamitin as your personal savings account. Then also, you have now the access
para sa mga online banking natin, sa mga binibigay na serbisyo ng ating Union Bank. Yan po ang kagandahan. Kaya mas preferred po natin na sa UMAID ATM na lahat papasok. Hindi na po through DAEM. Yeah!